Osoy, mga kumalikong tigang, o kumusta kayo ha mga meme? Nako, eh kayo po bagay ready na ha mga meme sa pagsalubong natin sa papasok na bagong taong 2024. Kayo po baga ha mga meme, nakapag-ready na. Naihanda nyo na ba lahat ha mga meme ang ating mga pampasweting pangsasalubong sa bagong taon? Nako, hindi pa ha mga meme kasi kulang pa yan. Kasi ngayon po ha mga meme, eto na yung ating pinakapang malakasan na pampaswerteng iyahain na pangsalubong sa New Year, mga meme. Ang ating pinakahintay-hintay na Prosperity Ball! Talaga! Nakaseryoso. Talaga ba? Opo ha, mga meme. Ito na yung ating pinaka-ultimate na pampaswerte lucky charm ha, mga meme, na gagawin natin ngayong taon na ito. Kasi syempre, ito po yung lagi natin ginagawa ha, mga meme. Hinahanda natin kapag kagayon itong magpapalit ang taon ha mga meme, ang ating Prosperity Bowl. Oh, excited na ba kayo ha mga meme? Nakapag-ready na ba kayo ng mga sangkap na gagamitin natin? Pwes kung hindi pa po ha mga meme, eto na, gawin na natin siya. At ngayon po ha mga meme ay ibibigay ko na sa inyo ang mga pangmalakasan nating mga sangkap para sa ating napaka-powerful na pampaswerte ngayong bagong taon, ang ating Ultimate Prosperity Ball! Ako para sasabog eh. Ano ba yun? So ha mga meme, kaya stay put kayo dyan ha mga meme. At eto na, i-share ko na sa inyo ulit ngayon ha mga meme ang ating refresher video ng ating Prosperity Ball pagkatapos ng ating intro! O intro! Oh, sayo na nga po ha mga meme, ngayon eto na, gagawin na natin ang ating pangmalakasan na ultimate lucky charm pampaswerte ha mga meme na versyon ng ating Prosperity Ball for 2024. Kaya wala na masyadong chika talakis ha mga meme, kaya umpisahan na natin ito. Yun na nga, kasi ngayon nga po for today's video, gagawin na natin ang ating refresher video ng paghahanda natin ng ating pangmalakasan na ultimate na pampaswerte lucky charm na Prosperity Ball mga meme. Ito po yung ating tradisyon ho mga meme na ginagawang pinanghahanda nating pangsalubong pagpapasok po ang bagong taon. Kaya wala na masyadong chika talakis ha mga meme, kaya umpisahan na natin ito. Yun na nga, kasi ngayon nga po for today's video, gagawin na natin ang ating refresher video ng paghahanda natin ng ating pangmalakasan na ultimate na pampaswerte lucky charm na Prosperity Ball mga meme. Pero ngayon po ha mga meme, gagawin na po natin ng ating version ng ating Prosperity Ball for 2024. At ito po ha mga meme, may mga sangkap po tayong gagamitin ha mga meme. Ano-ano naman ang sangkap natin gagamitin ngayon? Ganun pa rin po ha mga meme, wala namang pinagkaiba ha mga meme. Pero kayo naman po siguro po ha mga meme, ilang beses na rin po nakagawa po ng ating Prosperity Ball. Kaya alam nyo na rin po siguro ang ating mga sangkap na gagamitin dito. Pero para doon lang po sa mga bago pa lamang po ha mga meme na nakapag-join dito sa ating channel ha mga meme. Kung kayo ngayon pa lang pong first time gagawa ng ating Prosperity Ball, eh pwede nyo pong sundin po ha mga meme ang mga sangkap na babanggitin ko. Ito na po siya ha mga meme, kaya wala na masyadong chika talakis. Umpisahan na natin ito. Dito po sa ating pangmalakasan na Prosperity Ball na yahanda nga natin sa pagpasok ng bagong taon, na yun na nga, gagamitin natin panghikayat po ha mga meme at pampadaloy ng walang humpay na kaswertihan sa buong taon ng 2024 ang ating Prosperity Ball. Ito po ang mga sangkap na gagamitin natin ha mga meme. Siyempre, Prosperity Ball, kailangan natin dito po ng ball. Ito po. Aba, natural. Ball ha mga meme, kailangan po natin dito ng ball na babasagin. Mangkok po ha mga meme. Pwede naman po kayo gumamit ha mga meme, kahit ano po klase ng ball. Pwede po yung mga glass ball ha mga meme. Pwede rin po yung mga wood, gawa po sa kahoy ha mga meme. Basta wag lang po kayong gagamit po ha mga meme ng plastic. Pwede po yung mga kahit stainless steel. Pwede rin po ha mga meme yung mga porcelain. Porcelain? Talaga may porcelain. O po yung mga porcelain na mga bowl. At ito nga po, yung mga katulad po ito mga ating mga ceramic bowl ha mga meme. Basta pumili lang po kayo, medyo maganda po yung size niya ha mga meme, kalakihan, kasi medyo marami po tayong sangkap na gagamitin dito. Dito po sa ating particular na ritual na ito ha mga meme, isa-isa na po natin habang ito po yung ginagawa na po natin ha mga meme, para hindi na po masyadong mababa.
So, kapag binabanggit ko na po yung ating mga sangkap, idediretso rin po natin ilalagay dito, ha, mga meme, at i-assemble na natin. Para hindi po sayang yung oras. Diretsahan na to, ha, mga meme. Oh, so, ito na. I-ready natin ang ating bowl. Maghahanda po tayo ng isang bowl, ha, mga meme. Katulad yan. O, lagyan natin yan. O, kita nyo ba? O, lalayo ko ng konti yung camera para makita nyo. Ha? Oh, lalakas ako na lang yung bunganga ko para marinig nyo na lang, ha, mga meme. So, ganito po, ha, mga meme. Ito naman po yung ating particular na ritual. Ito, pwede nyo pong gawin. Mga 3 days before po o kahit po mga disperas ng bagong taon, halimbawa December 31 po, ha, mga meme, pwede na po i-ready po ito. I-prepare nyo na po siya, ha, mga meme. December 30, December 31 o December 29 po, ha, mga meme. Kasi ito mga 7 araw na kasi natin itong ilalagay sa ating mga center table, ha, mga meme, bago po natin siya iligpit ulit. Pero mas the best po itong ginagawa, ha, mga meme, kapag disperas ng bagong taon. Yung hindi na kayo aligagang alilagaga, ha, mga meme, para kayo po medyo relax na. Yan, gawin na po muna, ha, mga meme, mga dapat yung gawin. Maglinis po muna kayo ng mga bahay po ninyo, mag-cleansing ritual na po kayo. Tapos mag-ready na kayo ng mga ihandahan niyo, mga pagkain, mga lechon, mga hamon, mga salad, mga pansit-pansit, ha, mga meme. Tapos kapag ha, medyo na kayo, ano na, yung relak-relak na, eh gawin niyo na po ito, ha, mga meme. Ganito po, maghanda po kayo ng ating bowl, ha, mga meme. So ito po yun. Pagkatapos po, ha, mga meme, ang unang sangkap po natin gagamitin dito ay ang ating bigas. Kayo po, ha, mga meme, ha, maghahanda lamang po ng 8 cups po ng rice, ha, mga meme. So ito po yun, natakal ko na. Oh, di ba? At ito po, katulad po ito, ha, mga meme, glass bowl po ito. Pwede kayong gumamit ng glass bowl, ha, mga meme. So ito po yung 8 cups po ng rice, ha, mga meme. Bakit 8? Kasi di ba nga po, sabi ko nga sa inyo, ang 8 po ay sumisimbol po yan ng walang katapusan, walang hanggan, ha, mga meme. Yung kumbaga infinity, ha, mga meme, nakaswertihan ang kanyang sinisimbolo, ha, mga meme. Kaya tayo gagamit po, ha, mga meme, ng 8 cups po ng bigas. At ito po ilalagay po natin dito, ha, mga meme, sa ating bowl. So ganyan po, ha, mga meme. Isalin natin ganyan. Oh, takal na po ito, ha, mga meme. 8 cups po ito ng rice. Oh. So ganyan po ang gagawin natin. Una po ang ating rice. Pagkatapos po, ha, mga meme, dito po gagamitin po tayo ng 12 pirasong itlog. Nako, saan ang itlog natin? Ito. Talaga naman. So diretsahan na to, ha, mga meme, habang ito po yung binabanggit ko mga sangkap, ilalagay na rin natin siya dito, ha, mga meme. Ia-assemble na rin natin siya. Pero ito po aking hinanda dito, parang 16 ata ito eh. Pero kailangan lamang po kasi natin dito, ha, mga meme, 12. So ang ating 12 itlog, ha, mga meme, ilalagay lamang po natin siya dito ng paikot. So ganito po, ha, mga meme, o bilangin natin, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kalilip ng itlog, bakit kalilip ng itlog? Ah? Meme, kasi ang ating mga itlog po, ha, mga meme, ang sisimbolo po ng kaswertihan at kasaganaan sa buong taon, ha, mga meme. Kaya 12 kailangan natin dito na kumakatawan po sa 12 buwan ng taon. So pagkatapos po natin mailagay po, ha, mga meme, ang ating 12 pirasong itlog. Pagkatapos po, ha, mga meme, tayo po'y maglalagay din po dito ng 8 pirasong gabi. Yung pong mga gabi natin na inanda natin before, ha, mga meme, natandaan nyo ba yan? Yung ating tray po ng gabi, naku, napakaswerte po niyan, ha, mga meme. Kayo po'y maghanda po ng mga gabi sa inyong pong mga hapagkainan. Ngayon papasok po ang bagong taon. Para kayo po, ha, mga meme, makahalina ng mga sinasabing mga walang katapusan at walang humpay na kaswertihan, ha, mga meme. Kasi ang gabi po, ha, mga meme, dire-diretso po yan, ha, mga meme, kung mamunga at talagang langkay-langkay. Kumbaga talagang putos na putos, ha, mga meme, ang kaswertihan na dadating sa inyo kapag kayo po'y gumamit po ng gabi. Ito po yun, ha, mga meme. Ang ating po mga gabi, ha, mga meme, tinalian na natin ng ating ribong pula, ha, mga meme. Kasi yung mga sinasabi ko nga sa inyo, ang lahat ng mga pampaswerte na ginagamit po ng mga ribo na pulay, mas nagiging powerful at mas na-activate po ang kanyang vertud, ha, mga meme. So ito po, maglalagay lang po tayo dito ng 8 pirasong gabi. O i-arrange natin siyang ganyan, ha, mga meme. Paikot din po. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nako, marunong pa pala ako magbilang ng 8. Pagkatapos po, ha, mga meme, ang susunod nating sangkap, dito po, ha, mga meme, maglalagay din po tayo ng ating luya. Luya? Tanong ba yung luya? Opo, ha, mga meme, kakaiba po yung ating prosperity ball, ha, mga meme, kasi tayo po yung gagamit po dito ng luya. Kapiraso lang mang pong luya, ha, mga meme, gagamitin po natin katulad po nito.
Oo, kapiraso ba yun? Kasi ano man nung ang sinisimulo ng luya, ito naman pong luya ha mga meme, ang kokontra ha mga meme sa lahat ng mga negatibong enerhiya na maaaring sumalakay sa atin sa buong taon ha mga meme. Kokontrahin po ng luya at alam niyo po ba na ang aroma din po ng luya ha mga meme, napaka-powerful din po niyan nakahalina ng mga sinasabing mga, yung mga unexpected na mga kaswertehan baga, yung mga unexpected money. Talaga, kung kayo po'y mahilig magpasugal-sugal, magpataya-taya ha mga meme, eh ito, kayo po'y maghanda po ng luya dyan sa mga hapagkainan po ninyo. Maglagay kayo sa isang tray ha mga meme ng luya para kayo naman po'y manalo na. Sa mga loto, ganyan, sa mga STL, mga weteng, mga sugal. Ah? So, lalagyan natin siya ng luya. Dito na siya lalagay ha mga meme. Sa medyo gitna. So, ganun po ha mga meme. Pagkalagay po ng ating luya, ito po ha mga meme, sasangkapan din po natin ng ating napakaswerte po ha mga meme na mga bariya. Bariya, opo. Yung ating mga silver coins ha mga meme. So, eto po yun. Po ha mga meme. Yung ating po mga inactivate po ha mga meme at in-energize pong mga silver coins ay gagamitin din po natin dito. 12 piraso din po ha mga meme. Silver coins ang gagamitin natin ngayon. So, ito po ha mga meme. Ilalagay din po natin dito. Paikot ha mga meme sa ating bigas. Sa ibabaw po ng ating bola mga meme. At kailangan po kapag kayo po yung naglagay po ng mga coins ay nakatihaya po siya ha mga meme. So, ilagay natin siyang ganyan. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At pagkatapos po natin mailagay po dito ang ating mga silver coins, ngayon naman po ha mga meme, mangangailangan din po tayo nito ang ating mga chocolate coins ha mga meme o yung mga matatamis na candies. Yan. Kahit ano po klase po ng mga chocolates o mga candies ang ilagay nyo po dito ha mga meme, mainam na mainam yan. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, mas maganda po kayo po gumamit na po ng mga katulad po nito yung ating pong mga chocolate coins ha mga meme. Kailangan po yung mga matatamis talaga. Kasi alam nyo po ba ha mga meme, na sinisimbolo po ng mga matatamis na mga chocolates sa katulad po nito o mga candies ha mga meme, eh harmony and unity ha mga meme sa buong pamilya po ninyo. Kumbaga eh, mas magiging magandang relasyon po ninyo sa buong taon ha mga meme. Kumbaga eh, magiging mas harmonious po ha mga meme ang relationship nga po ninyo. Ah, talaga ba? Kung halimbawa kayo po may mga kapisan dyan, bawa yung mga kasakasama dyan, yung mga biyanan-biyanan po ninyo, mga hipag-hipag, mga kung sino-sino kasama nyo sa bahay, tapos lagi kayo may mga alitan, yung may mga hindi pagkakaunawaan, lagi kayong nagbebenggahan dyan, yung parang napakarami yung laging problema sa relasyon ha mga meme, eh kailangan po ipatamisin natin yan ha mga meme, ang mga relasyon po ninyo sa isa't isa. Kaya kayo po ha mga meme, maghanda po nito ang ating mga chocolate coins ha mga meme, yung ating mga matatamis na mga candies. So kailangan po natin dito ng 12. Tugon po ha mga meme, may mabibili po kayo sa mga supermarket sa mga meme, sa mga groceries, eh mura-mura lang po ito. Katulad po dito, parang 189 lang po yung bili ko dito ha mga meme. Ang sarap pati nito oh. Ang bango niya, amoy chocolates ha mga meme. Talaga ba amoy chocolates? Alam naman mag-amoy ano yan? Aso. Bango niya ha mga meme, amoy chocolates talaga. Hindi siya peke ha mga meme. Parang gusto kong lanta ka na eh. Yan, so. So kailangan po tayo dito ng 12 piraso pong chocolate candies o chocolate coins na katulad po nito. So ganyan, 2, 4, 6, 8, 10 sa pack. O, so ito po yon ha mga meme, at ito po ilalagay po natin dito sa pagitan po ng ating mga itlog ha mga meme. Paikot din po siya. So ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dako, marunong pa pala ako mag-uglang ng 12. Pagkatapos ha mga meme, kukuha naman po tayo ng ating pangmalakasan na sangkap ha mga meme. Yung ating pong ginagamit lagi na talaga naman pong napaka-generous ha mga meme, na makahikayat ng sinasabing mga kaswertehan na yan. Ano naman yan, syempre ano pa ba, ang ating napaka-powerful na dahon ng laurel. Oh. At tayo po dito ha mga meme, gagamit ng sariwang dahon ng laurel. Talaga ba? May puno ng laurel? Sana all!
tayo po'y gagamit dito ha mga meme ng 12 piraso din pong mga dahon ng laurel. At ito po itatanim natin dito sa ating prosperity bowl. So ganito po ha mga meme, bilangin din po natin. So ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. O, so ganun lang po ha mga meme. Pagkatapos po natin mailagay ang ating mga dahon ng laurel, ito naman po ha mga meme. Ilalagay na rin po natin dito sa ating prosperity bowl ang isa rin po ha mga meme sa pangmalakasan nating gagamiting pampaswerte. Na talaga naman pong pinaniniwala na talaga naman pong napaka-powerful po ha mga meme na makahikayat ng lahat ng kaswertehan kapag kayo po yung naghain po nito kapag sumasapit po nga ang bagong taon. Ano yan? Siyempre, ang ating pong mga citrus o ang ating pong orange. Orange. Eto po siya ha mga meme. Pero pwede naman po kayong mamit ha mga meme kahit ano pong klase po ng mga citrus. Marami po yan ha mga meme. Katulad po nito. Ang gagamitin nga po natin dito ha mga meme, ito pong orange. Kasi alam niyo po ba ha mga meme, ang sinisimbolo po ng orange ay ginto at pera. Talaga ba? Kaya ang ating pong orange po ha mga meme, ilalagay natin sa gitna ng ating prosperity bowl. At mas maganda rin po ha mga meme ko, ito po itatalian nyo rin po ng ribbon na pula para mas maging powerful po siya ha mga meme. So dito natin siya lalagay ha mga meme sa gitna ng ating prosperity bowl. O diba? Napakasimple lang ha mga meme. So eto na. Pero para may kulang ha mga meme. Ano pa? Ah! Nako, yung muntik na dati makalimutan. Pero alam niyo po ba ha mga meme, noong mga unang panahon po ha mga meme na mga prosperity bowl na ginagamit ha mga meme, yung simple lamang naman po, yung pong bigas lang po ha mga meme at itlog at barya lang po talaga yan ha mga meme. Kasi alam niyo po ba ha mga meme na noong araw po, ang ating pong mga matatandang mga nuno ha mga meme, kapag kaganto pumapasok nga po ang bagong taon, sila po ha mga meme naghahanda lamang po ng simple pong bigas ha mga meme, barya at itlog. Opo ha mga meme, isang bowl po ng bigas, tapos lalagyan lang po nila ng mga barya ha mga meme, tapos 12 piraso pong itlog ha mga meme. Ganun lang po. Pero ngayon po ha mga meme, parang nag-evolve na ha mga meme yung ating hinahandang prosperity bowl. Kaya tayo po ha mga meme, nagdadagdag na ng iba pang mga powerful na sangkap ha mga meme na pampaswerte. Katulad yan, yung ating pong mga luya, gabi, dahon ng laurel ha mga meme, idadagdag na rin po natin yan. At ito nga po ha mga meme, yung isa pa na ilalagay pa rin po natin dito. Pero pwede naman po ha mga meme, wala po ito. Pero mas maganda nga po kung meron. At sa paglipas po ng panahon ha mga meme, tayo po yung nagdadagdag na rin po dito at naglalagay na rin po dito ng ating mga perang papel. Kumbagay para mas maging powerful pa po siya ha mga meme, para makahikayat pa siya ng mas marami pa niyang kasama nga. Para po mga sinasabing mga blessings at mga biyaya na narisip po natin itong nagdaang taon ay mas dumami pa at mas madoble pa ha mga meme ngayong papasok ang bagong taon. Ah, ganun pala yun. Opo ha mga meme, kaya tayo po'y maglalagay din po dito ng ating mga perang papel at tayo po'y maglalagay po dito ng 12 piraso pong mga paper bills o perang papel ha mga meme. Kayo naman po ha mga meme, pwede pong gumamit kahit ano pong klase po ng denomination ng ating mga perang papel. Pwede po yung mga tigbibente, tigsikwenta, tig-isandaan, tigdadalawangdaan ha mga meme, tigpa-500 at yung ating pinaka pangmalakasan na 1,000 peso bill. O diba ga? Wala naman pong problema yan ha mga meme, kahit ano pong denomination ng pera natin ang gamitin po ninyo. Pero mas maganda nga po ha mga meme, kung talagang kayo nakaka-LL, di gamitin na natin ha mga meme yung pinakamataas nating pera ha mga meme na mga 1,000 peso bill. Wow! Sana all! At yun na nga po ha mga meme, ngayon po'y gagamit tayo dito ng ating pangmalakasan na 1,000 peso bill. Talaga ba? Wow! At eto po siya ha mga meme, ang ating mga perang papel. At ito po ha mga meme ay 12 po ha mga meme. So ibig sabihin po ha mga meme ay 12,000 po siya. Ito po ha mga meme ay sisimbolo po o kakatawan po ha mga meme sa 12 buwan ng taon ha mga meme. Para kumbaga ha mga meme, tayo po hindi mawawala ng pera sa buong taon. Kasi ito po ha mga meme, hindi nyo po siya gagastusin ha mga meme pagkatapos yung gamitin. Eh anong gagawin natin dito? Eh di isa-save nyo po ha mga meme, tago nyo po sa bangko. Para kayo po may savings. Ah, paano kung halimbawa i-dekwaten? Di ba ito i-display natin sa... Aba, bahala na kayo ha mga meme kung paano yung babantayan dyan.
Kasi syempre, oh, mainit sa mata yan, ha, mga meme, kapag kaya yung pinakahain dyan, tapos kapag may mga bisitang darating dyan, ha, mga meme, sabi, wow, sana, oh, ang daming pera sa, ano, sa mangkok, sa bowl. Eh, baka mahablot. Ay, di ba ka? Kaya, bahala na po kayo, ha, mga meme. Kung baga sabi nga, eh, take your own risk, baga. Kung halimbawa, kung gusto nyo gumamit ng tigo 1,000 peso bili, okay lang po. Pwede din naman po, ha, mga meme, yung tigbe 20. Para kahit may dumekwat bagay, okay lang. Diba? Hindi nakasama ng loob, diba? Pero ngayon po, ha, mga memeng taon na ito, syempre ngayon po, 2024, gagamit tayo, ha, mga memeng ng ating mga 1,000 peso bill para talagang pangmalakasan po, ha, mga memeng, yung ating prosperity ball na gagawin. So, paano ba paglalagay nito sa ating prosperity ball? Ganito po, ha, mga meme. Dito po sa ating mga perang papel, ha, mga meme, may kakailangan pa rin po tayo isa pang sangkap, ha, mga meme, na talagang magpapagaan po, ha, mga meme, ng pagpasok ng pera sa atin. Tayo po, ha, mga meme, maglalagay po dito ng ating mga bulak. Bulak, opo, ha, mga meme. Ang ating pong bulak, ha, mga meme, ibabalot po natin sa ating perang papel. Kaya tayo po'y maghahandarin po ng 12 piraso pong mga bulak, ha, mga meme, o cotton ball. So, paano ang paggawa nito? Ganito po, ha, mga meme. So, ito po ang ating mga cotton balls, ha, mga meme, nahihanda na po natin siya. Yan, 12 po yan. Tapos, isa-isa po natin kukunin, ha, mga meme, ang ating mga perang papel o yung ating mga paper bills, ha, mga meme. At gagamit na tayo dito ng tigwa 1,000 pesos. So, ganito po, ha, mga meme, ang tamang paglalagay po ng ating bulak, ha, mga meme, sa ating prosperity ball. Ang ating po mga bulak, ha, mga meme, babalutin po natin mismo sa ating mga perang papel. So, ganito po, ha, mga meme. At kapag ka tayo nagbabalot po ng ating bulak, ilalagay lamang po natin ganyan, ha, mga meme, sa likod po ng ating pera. Tapos, dyan po, bibulutin lamang po natin siya ng usa, dalawa, tatlo. Kasi bakit tatlo? Kasi para makita nyo po, ha, mga meme, yung tao. At kapag kakay po, ha, mga meme, naglagay po nito sa ating prosperity ball, dapat po, ha, mga meme, nakatihayang ganyan, ha, mga meme, o nakabuyang-yang po yung tao, nakamulagat na ganyan. Nakumbaga nakalabas, ha, mga meme, yung mukha ng tatlong tao. Eh, di ba ngayon ng mga 1,000 ay wala ng tao? Di ba yung agila na? Eh, ilalabas yun po yung mukha ng agila. Ganyan din po, ha, mga meme, ang paglalagay. So, huwag nyo na masyadong bilutin, ha, mga meme, para hindi masyadong magusog bagay yung pera natin. Kasi parang bawal ata yan, ha, mga meme, gusutin eh. Yung mga perang papel ngayon, yung mga 1,000 peso bill. So, ganito po. Ito po, ha, mga meme, sisiksik lamang po natin dito, paikutin po, ha, mga meme, sa ating prosperity ball. So, ganyan. So, 1, tapos kuha tayo lang isa pa, ha, mga meme. O, ganun, bilutin nyo lang po, o. Ganyan, 2, 3. Tatlong ikot lang po, ha, mga meme. So, ayan po, o. Pagkatapos, ha, mga meme, ilagay nyo lang po ganyan, o. Siksik nyo na. Yan. Tapos, o. Ayusin nyo po, ha, mga meme. Kailangan po ay talagang well-even po distributed ang ating mga perang papel, ha, mga meme, para talagang magandang-magandang itsura niya. O, so, ganyan, o. Pangatlo. 3. O. 4. Nakos, mayos kayo, no. May nagtitik-tik na butike. Ako talagang kususwete na naman. Daming perang parating. Eh, o, sige, go. Paratingin mo. So, 4. Diba? Talagang sumasang-ayon sa akin ang mga butike. Talagang napakarami ito, paparating na pera. Ha? O, so, 5. So, ito na po, ha. Ganyan lang po. Napakasimple lang naman po, ha, mga meme. Wala namang kahirap-hirap, ha, mga meme. Eh, taon-taon naman yung itong ginagawa na siguro, ha, mga meme. Ito'y palagi naman natin itong hinahanda kapag sumasapit nga ang bagong taon. So, ito po. Yan, pang-anim. So, 6. Basta kailangan po, ha, mga meme, ayusin nyo lang po ng maayos talaga para magandang-maganda yung ating presentation. Para talaga tayo makahikahit po, ha, mga meme, ng mga sinasabing mga positibong energiya. Na yun nga, magpapadaloy sa atin ng mga sinasabing kaswertehan na yan. O, di ba, tapos bilangin nyo po, ha, mga meme, baka pagtalikod nyo yung lilimang piraso. Lilimang piraso na yan, may nangharpat na pala, ha, mga meme. O, 7. Ako, ganda eh. Wow. Naka-excite na talaga, o. So, ganyan lang po, ha, mga meme. Huwag nyo masyadong kagusutin ng pera, ha, mga meme. O, ganyan lang po, o. Nakalabas ang tao. Ikot lang natin yung ganyan, ha, mga meme. Arrange lang po ninyo. O, so, ilan na? O, dalawa pa. So, dito, baka maganda. Naku, talaga naman. Eh, napaka-exciting. Ito yung gusto-gusto ko talagang ginagawa pagka yung gantong magbabagod taon, eh. Talaga parang ako talagang ligang-liga pagka ako'y naghahanda nito. Ibig sabihin, kapag ako'y naghahanda nito, talagang yung ganyan, libo-libo yung hinahanda ko. Ibig sabihin, napakarami kong pera. Kasi pagka wala akong nahanda sa bagong taon, ibig sabihin, eh, ulats ako, ha, mga meme, malas. Oh, so ito po yung last. Oh, yan. Oh, di ba ga? Napakaswerte talaga. Wow. Ang ganda, eh. Ayusin niyo po, ha, mga meme. Oh, so eto na. Oh, tingnan nyo!
So, ito na po, ha, mga bebe, ang ating prosperity bowl. At saan naman po natin ito ilalagay? Siyempre, ito po, ha, mga meme, may pera. Huwag na huwag niyo po ito ilalagay, ha, mga meme, sa inyo pong mahapagkainan o lamesa. Ito po, ha, mga meme, maganda, ilagay niyo po sa inyo pong mga center table. Kung kayo po, ha, mga meme, mga altar, ilagay niyo rin po, ha, mga meme, sa altar, sa medyo mataas. Tapos, babantayan niyo po, ha, mga meme, baka nga, sabi ko sa inyo, pag talikod niyo, ha, mga meme, nako, nalalus na ang mga kwarta niyo. Dapat po, ha, mga meme, ito po ay paabutin nyo po ng 7 araw, ha, mga meme. Kaya halimbawa, ito po ay ginawa nyo po ng December 31. So, bibilang lang po kayo ng 7 araw, ha, mga meme, bago nyo po siya ligpitin. At ituturo ko po sa inyo, ha, mga meme, ang tamang pagliligpit po ng ating mga prosperity bowl. At kung ano po ang mga gagawin natin sa mga sangkap na ginamit natin, mga meme. Talaga ba? Opo, ha, mga meme. So, ito po, ang ating pangmalakasan na talagang ultimate na pampaswerte lucky charm ngayong darating na bagong taon ng 2024, ang ating Prosperity Bowl. Gawin niyo po ito, ha, mga meme, kung kayo talagang dumanas ng sobrang kahirapan at kaulatan. Talagang kayo po yung nakos, Mar Joseph. Na ano ba, nalubog ba sa pagkakautang? Kung kayo po, ha, mga meme, sobrang naghirap nitong taon na ito, ha, mga meme. Eto na, ha, mga meme, ibus naman po natin ngayon, ha, mga meme, sinasabing mga positibong enerhiya na yan na magbibigay sa atin at magpapadaloy ng walang humpay na kaswertihan sa buong taon, ha, mga meme. Gawin niyo po ito para mamabago ng buhay natin, ha, mga meme. Para talagang kayo daluyan na ng mga minimit-himit-hin yung kaswertihan sa buhay. Talaga ba? Sana all! O, so ito na po, ha, mga meme, ang ating Prosperity Bowl. Kung hindi nyo pa po nasubukan ito, ha, mga meme, pwede nyo pong gawin ito. Gumawa rin po kayo ito, ha, mga meme, ngayong bagong taon. At para naman po kayo po'y makahikahit naman. At kayo para maluyan na ng mga sinasabing walang humpay na kaswertihan na yan, ha, mga meme. Kung kayo po'y talagang dumanas ngayon ng sobrang paghihirap sa buhay, ngayong nagdaang taon na 2023, eh panahon naman po siguro, ha, mga meme, para naman po tayo mag-level up na at para tayo swertihin naman, ha, mga meme, sa buhay natin. Gumawa tayo nito, ha, mga meme, ng ating prosperity bowl para tayo po talagang daluyan na ng ating mga minimit-himiting mga kaswertihan na yan at kasaganaan sa buong taon ng 2024. O di baga? O so ito po, ha, mga meme, gawin na po natin ito at i-level up na po natin ang ating buhay at kaswertihan ngayong papasok ang bagong taon ng 2024. Happy New Year, mga meme! Ah!